Ricardo Osit from Asian Institute of Computer Studies. Ang idea namin is Project Poseidon, an Internet of Things-enabled air water quality monitor and waste collector and manned watercraft vehicle. Itong idea na to, nabuo namin to hindi dahil para lang masabi meron kami project. Binuo namin to para makatulong kami sa problema ng Pilipinas. At nagkataon nga, na isa sa mga nakita namin problema dito sa Pilipinas, isa sa pinaka-major is yung water pollution. Kung mapapansin niyo kung dadaan kayo sa mga kanto, marami mga polluted river. Kung mapapansin niyo rin, may mga river naman na lagi nililinis. Ayun nga lang, syempre, ang lagi nililinis sa ilog is yun yung mga malalaking ilog. Yung mga maliliit na ilog is hindi na siya nalilinis. Alam niyo ba kung bakit? Ang isa sa mga pinaka-problema dito is yung backhoe. Yung backhoe, hindi naman siya magkakasya sa sapa. Well, kung makikita niyo yung backhoe laging nandun sa malaking ilog. And then, ang isa pa is yung bangka. Itong bangka naman na to, ginagamit din siya ng mga tao sinasakyan doon sa ilog. Pero ang problema kasi dito sa bangka, ikaw ba bilang simpleng mamaya ng Pilipinas, magkakaroon ka ba ng sariling bangka? Kaya mo ba? Kaya mo bang ipark yung bangka sa bahay mo? Lalo na kung nakatira ka sa city. So, dahil nun, nagkaroon kami ng idea. Isang vehicle, unmanned vehicle, na kayang luminis ng ilog. Isang ilog na makakatulong sa Pilipinas. So, ito na. Isang mga problema about backhoe and mobility size and effort. Sa backhoe, alam mo naman, syempre, hindi ka basta-basta magkakaroon ng backhoe at makapag-release. Ganun din sa bangka. And then, meron kami ditong fishbone diagram. Itong fishbone diagram, nakalagay dito kung paano nga ma-pollute yung river. Unang-una yung tao, people. Yung awareness. Ang problema sa atin is, meron nga mga naglilinis ng ilog. Pero may mga tao pa rin patuloy na nagkakalat. So wala, pabalik-balik lang. And then, pangalawa yung dumping. Tayo yung bilang tao, alam naman natin na masama sa kalikasan yung magtatapungan ng ilog sa ilog. Pero meron meron pa rin talagang mga pasaway. So siguro nga dahil Pilipino tayo, so patuloy pa rin tayong nagtatapon. And then ang problema diyan is yung unreachable by foot. Ikaw ba bilang tao, kaya mo bang pulutin yung kalat doon sa gitna ng ilog? Syempre hindi, di ba? Alangan kukuha pa ng bangka o bako para lang kunin yun. And then, pangalawa is yung environment. Lalo din sa urban city, yung mga livestock, yung mga piggery, yung mga poultry, lahat ng dumi niyan dumidiretso rin sa river. Then, so naman, yung mga houses, yung mga bahay, yung mga kubeta niyan, syempre, diretso rin sa ilog. Then, one noise, yung factory. May mga factory na yung mga waste nila, nakadiretso lang din sa ilog. And then, buildings, ganun din, same. At ang sunod naman is yung tools. Ang problema sa tools is, meron nga tayong mga tools pero mga outdated nga ito. Hindi naman na functional, hindi naman talaga nakakalilis ng ilog. Although, meron tayo. Then, size of backhoe. Malaki yung backhoe para sa ilog. Meron tayong 461 rivers dito sa Pilipinas. 90% non-polluted. Ang nililinis lang ng backhoe is yung mga malalaki at malalalim na ilog. E paano yung mga maliliit lang, tulad ng mga sapa, tapos di naman siya ganun kalalim. Sunod naman, technology. Kung mapansin ninyo, usong-uso yung drone ngayon. Merong drone na nagbibigay ng medical kit. Merong drone na bubuhat ng salpabida para sa mga nilulunod. Pero walang drone na kumukuha ng basura. Una-una kasi, hindi naman talaga advisable yung drone sa pagkuha ng basura dahil mabigat nga. And pangalawa, masyadong common yung drone. So umiba kami na landas, doon kami sa tubig. So ito yung tatap namin yung watercraft. And then, not suitable for river. Hindi man lahat ng gagamitan na meron ng isang tao is suitable para doon sa river kung saan man siya nakatira. And then, unavailable. Although gusto nga linisin ng tao yung ilog, wala naman siyang kagamitan. And ang sunod naman, ang problema doon is yung cost. Ngayon, sa cost, ang problema naman kasi yung backhoe. Magkano rin yung gasolina ng backhoe. Tsaka yung backhoe,
anong pamayari lang nun, government o kaya company, kasi di naman siya ganun kamura. And then sunod is yung parts maintenance. Siyempre sa bako, hindi naman basta-basta yung pyesa niyan, so mahal din yung pyesa, pati sa mga bangka. And then yun din, back home maintenance. Then sunod, yung itong community, household waste. Tayo yung mga bahay nga natin, is lahat ng waste natin, alam naman natin na pupunta yun sa mga ilog. And then human waste, ito naman yung mga, alam mo na, pag nagsisiyar tayo, naliligo, yun, napupunta rin siya sa ilog. And industrial waste. Ito naman yung industrial waste, ito yung mga na ginagamit sa industrial, siguro mga chemical, na direkta na sa ilog. And then, sunod is yung untreated sewerage. Ito ang pinaka-problema, kasi pupunta ka sa Manila. Mapansin mo, laging baha. Ngayon, buha siya kasi barado yung mga sewerage natin. Barado siya kasi polluted na yung mga tao, nagtatapon lang kung saan-saan, mga walang pakialam. And then, sunod naman, isang pinaka-problema, yung government. Ang problema kasi sa government, minsan, lack of projects. May mga projects nga sila, pero hindi naman siya ganun ka-effective talaga. Minsan, yung project lang lang para lang masabi na meron silang nagawa. Then, sunod is yung no plans. Minsan, nangyayari sa no plans is, wala talagang plano yung government, nalinisin yung ilog nila. And then, sunod is yung corruption. Ito talaga malala to. Kasi kung ako politiko, pwede ako magsabi ang budget namin dito. Pwede ako magsabi ang budget namin sa panlinis sa ilog is 5 million. Pero kagastasin ko, 500,000 lang. Diba? May pera na ako. And then, no equipment. Ang problema sa government is ito, bumabagsak din to sa corruption. Pwedeng yung city ngayon, may pambili naman ng mga gamit. Pero dahil nga kinurap na ng politiko, wala na equipment yung city na yun. So wala siyang panlinis sa mga ilog. Saan ka sana pabayaan na naging polluted na lalo. And ang sure this is, lack of strict policies. Ito, marami nga city na may mga policies nga na may policies nga sila na ginawa pero hindi naman talaga strict na napafollow. Kaya, hello. Itong lack of strict policies. Itong lack of strict policies is, kunyari, dati pinagbawal na yung... Bawal na. Hello. Ito. Okay na. Ito. Sa lack of strict policies tayo, meron tayong pat. Hello. Lapit ka lang. Hello. Ang example daw sa Hello. Ang problema din sa Meron. Hello. Ang problema sa lack of strict policies, pwede meron nga tayong mga ordinansa sa city natin pero hindi naman nasusunod. Dati meron tayong policies na no smoking. Pero hindi naman talaga nasusunod yun. Kailan lang naman nasunod yun eh. Kasi ito, si Duterte pumasok, then talagang strictly enforced niya yung no smoking. Yan ay bubo kung bakit polluted yung mga river namin. Gumawa kami ng fishbone diagram para mas madali namin may pakita sa mga tao ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit polluted yung river dito sa Pilipinas. Sunod is yung comparative analysis. Gumawa kami ng comparative analysis. Traditional backhoe boat versus doon sa Poseidon, watercraft. Dito sa traditional backhoe boat, kailangan mo ng tao. Kailangan ng tao sumakay doon sa backhoe at doon sa boat. Tapos, sa Poseidon naman, remotely controlled na lang. Remotely controlled na siya. So, anong ibig sabihin nun? So, kung remotely controlled ka na, remotely controlled yung ginagamit mo pa sa ilog, mas mababa yung chance mo na makakuha ng sakit dun sa ilog kasi ikaw mismo hindi ka na dun sa ilog. So, doon ka na lang sa tabi ng ilog. Then, pangalawa is economical. Itong economical is, as usual, syempre, yung boat at yung bako, meron niya sila mga fuel, which is mahal. Pero dito sa Poseidon, battery powered lang siya, rechargeable. So, economical, then portability.
large size yung mga backhoe and boot. Hindi mo siya kayang buhatin, hindi mo rin siya kayang dalhin mag-isa. Yun. And ito naman Poseidon is kaya mo rin siyang buhatin mag-isa and kaya mo rin siyang i-set up din para makapaglinis ka diretso ng ilog. Then, productivity. Sa productivity kasi, kunya ikaw, gusto mo kumuha ng backhoe. Hindi ka naman basta-basta makakuha ng backhoe. Kailangan mo ba yan mag-request sa government o kaya sa mga private companies na meron talagang backhoe, then mahabang usapan pa yan, mahabang negosasyon. Then kung bangka naman, ganun din, siguro kailangan mo maghanap ng taong may bangka, which is mangingisda siguro. Paano kung nakatira ka sa city, wala naman mangingisda dito. Then, pero kung sa Poseidon, bubuhatin mo lang yung Poseidon, tapos itadrop mo lang siya doon sa ilog, then pwede mo lang siyang patakbuin. Tapos kaya mo na siya i-set up, balibay lang ikaw mag-isa para ma-start mo na yung operation ng paglilinis. And then, so naman is yung environmental friendly. Itong boat, backhoe, gumagamit na ng fuel. Siyempre, pag gumagamit na ng fuel, nagsusunog to. Yung usok nun, nag-contribute din yun sa air pollution. Habang dito naman sa Poseidon, gumagamit naman siya ng battery. So wala siyang usok, hindi siya nakapag-contribute doon sa air pollution. Then, ito yung itsura ng aircraft, watercraft namin. 3 feet yung haba niya, 2 feet yung lapad, then yung natustas, 3 to 4 kilos, tadaspan niya yung mga kalat. And then ang kaya niyang kunin is plastic, bottles, rubber, rotten fruits, yung mga bulok, then mga dead animals, yung 1 feet wide, or mas maliit pa. Then ito naman yung paano yung Poseidon sa situational. Ako may kita niyo, meron doon backhoe, meron doon tao, meron doon barko. Tapos meron doon sa may pinakaano, nandoon yung unmanned watercraft collecting garbage. May nakalagay doon arrow is area where backhoe and boat cannot be fit. So paano nga kung mamalilid na sapa? So ito si Poseidon, talagang ideal to for sa mga sapa natin which is marami dito sa Pilipinas. And then, ang unreachable area naman is ito yung area na hindi na kayang kunin. Ito yung area ng river na hindi naman kayang puntahan ng tao. Pero dahil remote control niya siya, kaya siyang puntahan ng Poseidon. And then, isa pa, nakikita niyo yung tao sa gilid. Yung tao nasa gilid na lang ng river. So, since nasa gilid na lang siya ng river, nagko-control, mas less na yung chance siya na makakuha ng sakit sa ilog. Then, watercraft cleaning the river advantage. Less cost, less people, environmental friendly, safety, convenience. Less cost, as usual, siyempre, hindi na siya gumagamit ng gasolina, ng fuel. I-recharge mo na lang siya. Then, less maintenance din kumpara sa Bldg, sa backhoe. Less people, as usual, kasi kaya mo naman siyang i-set up mag-isa, patakbuin mag-isa. Unlike doon sa backhoe, tsaka sa boat, which is yung boat mabigat, tsaka yung backhoe malaki. Environmental friendly, ito nga ang sinabi ko. Kasi ang boat baka gumagamit siya ng fuel. So, nagsusunod yan, nagko-contribute pa yan sa air pollution. Pero sa Poseidon, battery na lang siya and wala na siyang, hindi siya nagsusunod. Then wala siyang usok, then hindi siya nagko-contribute dun sa air pollution. Then, sunod, safety. Ito yung sinasabi ko. Sa safety, hindi na kailangan ng tao pumunta dun mismo sa ilog para lang kumuha ng basura. Unlike sa boat at sa backhoe. Sa Poseidon, ko-controlling na lang kahit nasa gilid lang siya ng ilog. And mas maganda siya doon, syempre kung kuno-control mo kasi ikaw mismo yung nakasakay. And kaya rin niya pumunta sa lugar kung saan hindi na unreachable ng tao. Tsaka hindi na rin unreachable ng baka, tsaka ng boat. Convenient. Mas madali to para sa tao kung kuha siya ng basura kaysa sumakay sa ilog, tsaka mag-operate ng backhoe. And isa pa, yung operator nga, mas kaya niyang mag-stay na lang sa tabi ng ilog. And then, hindi naman siya ganun kahirap kontrolin yung Poseidon. Kasi gumagamit naman siya ng remote control. Direction lang, direction, then yung forward. Yun lang yung kailangan mo malaman. Next, ito yung components ng Poseidon. Gumamit niya ng brushless motor, 1250 kV. High power dyan. Meron kasi dalawang klase ng brushless motor. Yung speed and power. So doon kami sa power para kaya niya bumuhat ng mabibigat na basura. Water cooling system, as usual, kasi yung brushless, mabilis uminit yan eh. So meron siyang kasamang water cooling. Then ESC, yun yung, kung makita nyo, 160 amps, then mataas siya, para lang doon sa speed ng propeller. Then ito naman ginagawa tayo, shaft with slip. Ito yung parang kinakabit sa propeller, yung bakal. Then coupler, ito yung coupler na connect doon sa shaft ng motor, tsaka doon sa shaft namin doon sa papunta sa propeller, para makabit. And then, propeller as usual. Then, rudder. Yung rudder namin, yun yung panligo ng boat.
para lumiko yung watercraft. Kinokontrol siya ng servo motor. And then, gumamit din kami ng Arduino. Ba't nga ba kami gumamit ng Arduino? Explain ko kami. Meron din kami air quality sensor. Itong air quality sensor na to, MQ-135 gas sensor. So, hindi nito ma-identify kung anong klaseng gas yung meron to sa ilog. Meron din kami yung turbidity sensor para malaman yung labo ng tubig. Then, meron din kami yung ESP-8266. Kasi, kung nabasa niyo yung title namin, an IoT. And, ayun. Then, meron kami yung rechargeable na battery, ito yung lead acid. Then, ito yung remote control namin, 2.5 GHz, then 3 channel. Ito naman yung IoT namin, air quality, and then turbidity. Gumamit kami ng IoT dito sa watercraft namin. Alam ko madaling malaman kung polluted yung isang river, pero di mo malaman kung gaano ka polluted yung river na yon. So, dito na rin pumapasok yung IoT monitoring namin. Dito mo malalaman na bang nag-release yung watercraft, malalaman mo kung gano'n na ba kalala yung pollution doon sa river na yun. So magagamit ito ng mga government, ng mga proactive environments, and magagamit ito ng decision support. Dito nila pwedeng pagbasihan yung decision nila kung dapat na ba nilang warningan yung mga tao na nasa paligid ng ilog. The next, results and discussions. Nag-survey lang kami sa San Mateo, sa barangay. And ito yung kinalabasan. 8% disagree, 92% agree. Siguro itong 8% to is naninibago pa kasi bago yung idea ng watercraft. And then type of garbage on the river. Ang pinamalaki talaga plastic. Hanggang ngayon plastic pa din kaya pinagbabawal na siya sa ibang city. Then sunod naman yung mga bottles and cans. Ang sunod yung mga rotten foods, yung fruits, then mga dead animals. Kapon lang. Nakakita ako ng patay na ahas na sa ilog tinapon. And then next is yung convenience ng paggamit ng watercraft. 72% yung gusto gumamit nga naman ng 7% yung gusto gumamit ng backhoe, which is mas malaki nga naman makuha nun. Kaso ang problema kasi kailangan malaki yung paglilinisan mo. And then so naman yung boat, 21% siguro nakasanayan na nilang boat. And then watercraft, 72%. Ito yung mga talagang gusto nila subukan yung mga bagong idea. Open sila sa mga gantong idea. And air and water pollution awareness. Ito yung mga simpleng tayo, mga non-government. 35 and above, yeah, 60% ng mga simpleng tao aware sa air and pollution. 20 to 25 years old, 20%. 25 to 35 years old, 30% tayo aware. Tapos sa government naman, 35 and above, 70% doon na aware sila. Then 20-25, 5%. Then yung 25-35, 20%. Conclusion and recommendation. Dito sa conclusion namin, napag-isip namin na maganda sana siya kung palakihin pa medyo. Then palakasin pa lang yung motor. And para mas lalo siyang magamit. And may mga innovation pa sana. Ano nga pala? Kasi itong bangka na to, ang nakukuha lang naman ito yung mga basura sa ibabaw. So hindi niya kaya kunin yung basura sa ilalim, hindi niya kaya kunin yun. So yun yung isa sa mga pinakamagandang idagdag pa dito. And most of the respondents of ratio has 80-100% of success rate. And umaagree sila na maganda ang gamitin ito, bakit din natin subukan itong technology ito sa Pilipinas para malinis naman natin yung ilog. And alam naman natin lahat, isa sa pinaka-major problem ng Pilipinas is yung polluted river. And recommendation, ito na, expand the size of watercraft para mas lalo siya makakuha ng maraming basura. Then watercraft are compound mobile, supersessional boats, backhoe being used in the river, portability, UVD, low cost and maintenance. And business study pattern will help task force para mas lalo mapagaan yung trabaho nila. And yun lang, salamat. Ako si Khendrick B, isa sa mga bumuo ng project sa ito. Kontribusyon ko naman dito ay tutulong sa pagbaba at pagbubuo. Ako naman si Lovelyn Fresh, mga isang mga researchers ng project sa ito. Ang pagbibigay ko ng mga iso sa project ko na ito. Ang kagandaan ng video sa ito is kapag nag-release yung Unmanned Watercraft, exceptional playback doon sa website na which is namomonitor yung air quality and water quality. Hi, I'm Montero. Sa pagpapanan ng pagpapakaw 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 ng pagpap
our awardees. The winner of YRS 2018. Sino yun? Sino yung bet ninyo? Project Poseidon. Water Quality Monitor and Waste Collector Unmanned Water Vehicle. From the Asian Institute of Computer Science.